Pwede na. Sa likod ka lang. Gusto kami sa likod. Sa likod ka lang. Gusto kami sa likod. Dito sa likod. Yan. 1, 2, 3, go! Ganun! Tama siya. Pero hindi ka na makakaisa ulit sa kanya. Isang beses lang yun. Hi guys! Samahan niyo ako guys, mamitas ng dahon ng kangkong kasi magsisinigang kami. So, meron na ulit dahon yung kangkong namin kaya pwede nang pitasin at gulayin. Let's go! Ito yung ating mga kangkong guys. Tumubo na ulit sila at nagdahon kaya pwede na ulit pitasin. Pwede na ulit pakinabangan. Sarap magsika ngayong mainit na panahon. Oh. Yep. Ibang iba talaga yung tubo ng halaman pag nasa paso kaysa yung nasa lupa, guys. Limited lang kasi talaga yung nakukuha nilang nutrients sa paso eh. Kaya to, maliliit yung dahon nila. Pero okay na to guys kaysa sa wala, di ba? Pwede ko naman siyang itanim sa lupa dito guys. Kaso, sayang kasi yung area na pwedeng takbo-takbohan ni Nathan eh. Ganyan guys, so tumatakbo-takbo lang siya dito. Parang playground itong aming gilid. Yung likod ng bahay, magulo. Yan. Pag nagdidilig ako, yan. Ang aagaw yan eh. Kaya nang hinayang ako na buuhin na garden. Okay sana yun, pero yun nga. Pag pinagpala tayo ng Lord ng sasakyan, masasayang lang kasi yung garden eh. Kaya as much as possible, ginilid ko muna lahat ng mga gulay, like yan, mga kamatis. Nasa gilid sila lahat, hanggang doon. Tapos nakapaso lang itong mga paso lang yung ating mga iba pang gulay. Hi. Hello. Good. Hello. Say hi. Hi. Yan, mayroon mga kupailan ilang tinanim dito sa lupa guys. Ito malalaki talaga o. Tiyan mo yung difference nila. Ang lalaki ng ano nila. Ang laki ng mga dahon. Mas mataba kasi talaga pag lupa. Kasi, siyempre, unlimited yung vitamins na nakukuha nila eh. Malaki na rin yung okra natin guys. So, tingnan nyo naman. Ooh, may mas malaki pa doon yung pinakauna. Tapos yung mga kamatis natin guys, may mga bulaklak na yan. May mga malalaki na doon oh, sa may unahan. Makaka-harvest na rin tayo niyan, katagalan. Ilang linggo na lang yan at makakain na tayo ng ating mga kamatis. Libang na libang sa araw na ka. Say hi. Halo-halo na yung mga gulay dito guys. Meron din akong tinanim na ano dito. Saluyot. Yan o. Saluyot yun guys. Yan. Saluyot. Maliit pa lang. Namatay yung iba eh. Mga limang ano yan sila. Limang puno na buhay. Ito. So,
Sarap kaya ng saluyot. Guys, naligaw. Ayan, nakukuha lang din natin sila ng talbos. Ayan. Yan na guys, lahat ng kangkong natin, oh, 'di ba? Ang dami. 'Di ba? Hindi mo akalain na ganyan kadami pala 'yung makukuha natin doon, 'di ba? Konti lang ang area, pero nakapagtanim tayo ng kangkong ganyan. So, solve na yung ano natin. Solve na yung pang sinigang natin. Pwede na rin tong adobohin, di ba? Let's go, lutuin natin. Yan, yan na yung ating mga sangkap guys. Kamatis, sibuyas, luya. Tapos, prepare na natin yung ating isda. Yan na natin. May mga tangkay na natira guys, itatanim natin to ulit para mas dumami pa yung kangkong natin, di ba? Guys, lalagyan na natin yung kangkong. Kangkong lang yung halo natin sa ating sinigang guys, kasi tapos tayo sa sangkap. Kung ano lang yung meron kami dito, pero masarap din to guys kasi may sinigang mix. Alright. Yan na guys, halina kayo, kumain na tayo. Ang gaan pa. Ano to? Brunch. May kasamang merienda. Breakfast, lunch, merienda. Let's taste this. Masim na din. Yun guys, kakain na kami ng aming sinigang na bangus and with fries. Yan. So yun guys, kainin na natin yung niluto ni Mrs. na sinigang na bangus with kangkong from our garden, mini garden. Yay! Let's eat! Sarap kumain pag galing sa ano mo, no? Sa garden mo, kasi parang very special siya. Tama. Wala siyang pesticides, all that. Secure talaga guys pag galing sa... Kahit sa paso lang, encourage namin kayo naman tanim-tanim. Kahit sa paso, tusok nila ng ganun yung tangkay, tutumbo na siya. Correct. Saka tubig, more ng tubig. Hindi kailangan na pataba. Dilig-diligan lang talaga guys. Hindi naman kailangan matabang-mataba yung ating mga vegetables as long as may usbong, may nutrients. Huwag na muna gumamit ng mga pataba. So, yung ginagawa namin, guys, yung mga pinagtabasan namin ng pinagtabasan. Yung pinagbalatan namin ng mga gulay, prutas, mga sangkap, nilalagay namin dun sa puno ng mga kamatis, talong, ng... saluyot, okra, so yun, para tumaba sila, hindi kailangan ng pataba. Ay, mga damo. Mga damo na pinuputol namin sa, ano, sa backyard. Alright, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for this food. Bless us as we receive this food, Panginoon. We give you thanks and give you honor, Lord, as we receive these blessings, Lord God. Give your praise, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen.
ready na. Sa likod dyan. Basta ko sa likod. Press up. Dito sa likod dyan. 1, 2, 3, go! Up. Ganun! Tama siya. Pero hindi ka na makakaisa ulit sa kanya. Ang beses lang yun. Try natin ulit, baka makaisa. Patikimin ko muna. Tumalikod na. Itan. Mami, bilhin mo na yung
Yo guys, thank you so much sa panonood sa aming vlog sa pagkain. Thank you guys sa pag-support sa aming channel. Huwag niyo pong kalimutan kung bago kayo sa channel namin, mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And God bless. Bye-bye. Bye.